mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Ang topic po natin sa araw na to is to prepare you for BIR audit. Madalas ko nang sinasabi na walang kapalit ang preparation. Okay? Because ang objective natin naman ay isa. Ang objective natin is to avoid distraction. Distraction, diversion. So, prepare for BIR audit before it happen. Okay? So, ang BIR audit nagsisimula yan pag meron kang yon. Ito po. Yan. Diyan nagsisimula yan. Okay? Pointing all to BIR letter of authority. Yung mga iba naman is di-discuss natin yung walang BIR letter of authority pero na-audit ka. So let us concentrate doon sa legal way ng BIR para ma-audit ka. Maikli lang itong ating discussion, so please samahan niyo po ako. Ito po yung nakita ko sa internet galing kay Omar Bradley. Ayan po. Peace is our goal, which is yun po ang totoo. But preparedness is the price we must pay. Ganda, no? Ganyan po ang dapat na maging mindset up ng mga taxpayer sa buong Pilipinas. We have to prepare. Kasi ang nanggugulo sa business natin, hindi naman yung mga taong privado. Ang nanggugulo sa business natin, kadalasan eh yung nasa posisyon o nasa nagtatrabaho sa gobyerno. Sa tanang pagpapractice ko, hindi naman ho ako naguguluhan. Sa mga kausap ko, mabubuting tao sila at sumusunod sila sa usapan. Pero itong mga nasa gobyerno, sa 35 taon na pagpapractice ko na, eh sila ho yung pasimuno ng gulo. At nagdudulot ho ito ng kapighatian, sadness, at kaguluhan, chaos ng kaisipan, businesses, employee man siya o maging employer, at ng pamilya ng taong nagne-negosyo. Ang dami ho niyan. At isa ho ako sa nabiktima ng mga walang hiya, tarantado, gago, ulol sa loob ho ng Bureau of Internal Revenue. Hindi naman sila lahat ay gago, ulol, tarantado at inayupak. Hindi ho sila lahat ganun. Marami sa kanila ang may ganong katangian. So magsimula ho tayo sa ating pag-aaral. Peace is our goal, but preparedness is the price to pay. Yun lang naman ang kailangan nating intindihin. We must be prepared. Ayan, yun ang sinasabi. So, saan ho tayo magsisimula? Saan tayo mag-prepare? Paliwanag ko lang ho, ito ho ay several chapter. At kayo po ay nasa chapter 1. Ayan. Chapter 1 lang ho ito. So may mga chapters hanggang chapter, ewan ko hanggang chapter 10 itong magagawa natin o chapter 15. So mahaba-haba ho yun. Pero sabi ko nga, maikli lang ho ito. Magsisimula ho tayo sa napakasimple. Napakadaling intindihin. Napakadaling gamitin. Okay? Manual ho ito ng isang kabuhayan ninyo. Manual ho ito para ho sa matiwasay na pagninegosyo at pagkita ng decent money or decent income. So sabi ho dito sa Republic Act 8424, ayan po, maliwanag na binabanggit under section 11, it shall be the duty of every revenue district officer or other internal revenue officer's employee to ensure that all laws, rules, and regulations affecting national internal revenue are faithfully executed and complied with and to aid in the
prevention, detection, and punishment of fraud or delinquency in connection therewith. Ang pinag-uusapan po ay yung duty. Duty ng revenue officer at ng lahat ng internal revenue officer. Yan po yan, sir. Mga madam, mga bossing. Revenue officer at saka yung revenue officer ulit. Duty nila. So, ano daw yung duty? So, nakasulat po rito, to ensure that all laws, rules, and regulations affecting, affecting internal revenue are faithfully executed and complied. Executed, ibig sabihin ho yan, act. Complied, ibig sabihin din ay act. Okay? Hindi ka lang mag-e-execute. Yung execution mo is designed to comply. Execution is designed with the objective. Execution or act is designed to comply with the internal revenue law. Yun ho yung binabanggit dito. So, paano natin mape-prevent? Ito kasing pinag-uusapang action, duty ng revenue officer. Lagay niyo sa utak niyo. Kanino nila i-execute itong kanilang duty? Sabi, kailangan nilang faithfully execute, faithfully i-comply yung duty. Sila yung magko-comply to ensure all laws, rules and regulations affecting national internal revenue. Sila ho yung may duty. So, kung hindi mo alam yung duty ng revenue district officer, hindi mo alam yung duty ng revenue officer na nag-audit sa'yo. So, therefore, hindi mo alam kung tama o mali, kung illegal o legal yung ginagawa nila sa'yo. Paano mo ma-ensure na yung kanilang pag-audit sa iyo ay nag-comply sila sa all laws, rules, and regulation ng Internal Revenue Code. Yun. So ngayon, since sila yung may obligation, ikaw ngayon ay may right. Ikaw ngayon ay may privilege. Pag sinabi nating right, yun ay itinadhana ng batas na ikaw ay may enforcement act o activity para i-check, para i-audit yung mga revenue officers na nag-o-audit sa'yo. Ganun kaganda to, sir. Ganun kaganda. So, auditing the revenue officer who are auditing your books of accounts and other accounting records. Yun yung pinag-uusapan natin sa chapter 1. Yun yung ituturo ko sa araw na ito. Okay? So, para ninyo ma-audit yung mga nag-o-audit sa iyo sa chapter 1, ito ang dapat yung tandaan. Una, yung Article 3, ayan, very important to. Article 3, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ito po ay nakasulat sa ating civil code. Yan. Civil Code of the Philippines. So, hindi, ibig lang sabihin nun, hindi pwedeng sabihin ng revenue officer na hindi ko alam yung batas. Because ignorance of the law. Ano yung law na dapat niyang sundin? To ensure all laws, sabihin na natin, to ensure tax code and BIR issuances na comply, na execute. Sino mag-execute again? Yung revenue officer. Pag hindi niya na-execute, pwede mo silang demanda under Section 269 and Section 275 ng Tax Code. Parang Tax Code yun. So, natanggal na natin na sila ay hindi ignorante ng batas. At kung sasabihin nila sa iyo na sila ay ignorante ng batas, then wala silang karapatan sa revenue na sa BIR na magtrabaho. So, ano yung i-a-apply nila? Ayan, sabi rito, ito yung kanilang gagawin.
Okay, sabi dito, acts executed against the provision of mandatory and prohibitory law shall be void. So, meron pong provision. May batas. Dalawa yung klase ng batas. Number one, yung mandatory. And number two, yung prohibitory. Pag sinabi yung mandatory, yan yung to do. Pag sinabi yung prohibitory, yan yung not to do. O, ganun lang ako kasimple yan. Ha? So, hanapin nyo ngayon ano yung to do at ano yung not to do nung isang revenue officer na nag-o-audit po sa inyo. Ah, andito si Ernesto Moreno, magaling na isang magaling huyang accountant. Accountant. Sorry, Ernie. So, pwede ho niyang pwede niyo kontakin si Ernie kung kailangan niyo ng serbisyo ni Ernie More, Ernesto Moreno. Ah, pwede niyo i-PM 'yan. Now, meron silang gagawin to do or not to do, yung revenue officer. Yung to do on the part of the taxpayer, i-check ninyo, i-audit ninyo kung ginagawa ng revenue officer yung trabaho nila na to ensure that the tax code are complied faithfully at executed faithfully. Ganun lang kasimple yun, mga bossing ko. So, ito ngayon yung titingnan natin sa kanila. Ayan. Ano yung kailangan? Ito yung utos eh. Ayan. Ang utos na to ay nanggaling ho sa revenue memorandum circular. Hindi ho si Emelino T Maestro o yung tax specialist ninyo yung gumawa ho nito. Ang gumawa ho nito ay CIR. Ang sabi dito, yung second sentence lang naman yung pinaka-importante rito. Utos ho ito sa lahat ng revenue officer. Ayan. Itong other concern na to, ibig sabihin ho niyan, taxpayer ho yan. Okay, wag nyong imimix yan. Sabi dito, ang utos sa mga revenue officer, ito po, ito yung utos. Taxability of income and deductibility of expenses shall be determined strictly in accordance with the provision of the tax code and the rules and regulation issued and implementing the said tax code. Yan po ang toll order sa mga revenue officer. Diba? So ngayon, ang trabaho ninyo, i-audit nyo sila. I-audit nyo. So kung kailangan nyo ng tulong, paano sila i-audit? Andiyan dyan ho si Alin Yu, nandito dito. Great morning, Alin Yu. So isa rin ho magaling na consultant si Alin. Alin Yu, pwede nyo i-contactin ho yan. Magagaling ho yan. So pwede rin ho ako. Kailangan ko rin ng trabaho. Pwede rin nyo akong contactin. Gusto ninyo. Kung ayaw naman ninyo, yung mga kasamahan ko kukontakin ninyo. So, ang sinasabi ko dito, very simple. Ang trabaho mo, i-check, sino-check-check mo? Yung mga revenue officer. Yung tinatawag na RO. Eh, ang RO mula yan sa Commissioner of Internal Revenue hanggang sa frontliner. Yan ho yung mga revenue officer na yan. Now, i-check-check mo sila. Kung ginamit nila yung tax code sa pagde-determine ng taxable income, sa pagde-determine ng deductible expense. Yun lang ang trabaho ng mga taxpayer. Ha? Napakaganda. So, mau-audit mo sila. Ganito ang pag-audit. Ibibigay ko yung lima, sampu ito. Ibibigay ko yung lima sa araw na to. Ha? Na basic na dapat ninyong gawin before magkaroon kayo ng letter of authority. Ano gagamitin ko, sir? Simple lang. Kasi in-establish na yan. Lahat naman ng pumasok sa revenue BIR, walang alam sa tax yan. Nagpe-pretend lang sila na may alam. Okay? So, ngayon dapat tayo mga taxpayer, tinitrain itong mga BIR officials na to. Paano i-determine ang taxability of income and deductibility of expense. Ikaw naman taxpayer ka, kung nakikinig ka sa akin, please. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko
na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan nitong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1,
Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.